Maraming salamat po sa Panginoon at muli po ay nakatayo po muli sa inyong harapan. Ano po. At nakahalata ako kasi yung last three preachers natin ay matataba. No? Tataba. So sa amin po mga manonood dyan, hindi po ako ang tatay nila. Kami po ay magkakapatid lang po sa pananampalataya. Kasi medyo ano eh. Tataba. So amen. At maraming salamat po sa mga naging preachers po natin simula ng umaga hanggang hapon, no? At gaya nga po kung pag atin pong pagsimulan sa una, Father forgive them for they know not what they do. Nandun po yung sabi ni Brother Cedric kanina, yung forgiveness ng Panginoon na despite ng kanyang mga naranasan sa kamay ng tao ay nandun pa rin po ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, no? Yung agape love ng ating Panginoon. And thou shall be with me in paradise, it's all about salvation, no? Na even unto death, nagginagawa pa rin ng Panginoong Hesukristo ang gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos, ano? Na to do my meat is to do the will of my Father that sent me, no? And yung pangatlo, woman, behold thy son, behold thy mother, yung relationship ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ina, na despite ng kanyang kalalagayan na siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay naalala pa rin niya, inalala pa rin niya ang kanyang magulang, inintrust niya kay John, no? Pero kung tutusin man, dyan naman yung kanyang mga kapatid eh, bakit kay John? No, bakit kaya? So, siguro that mas more on spiritually matured si John compared doon sa mga kapatid ni Jesus Christ. No, siguro, 'yun lang naman ang aking ano. And yung pang-apat, my God, why hast thou forsaken me? Yung abandonment, no, abandonment, or pwede nating sabihin yung suffering ng Panginoon Jesucristo during that time, hindi natin pwedeng i-compare, no, sa suffering na yung sinasabi mong suffering na nararanasan mo ngayon, no. At yung panglima ay thirst, yung naranasan bilang na human nature ng ating Panginoong Hesukristo ay naranasan niya rin yung magkaroon ng uhaw, no, nahirapan siya, nauhaw siya sa kaluluwa ng bawat isa sa atin na kailangan bawat ang isa sa atin ay manumbalik ang relationship natin sa ating Panginoon. At panglima, nung sinabi nga ni Brother Axel, it is finished. Yung victory, no? Victory in Jesus, no? Na wala nang iba pang kaparaanan ang pang tao'y maligtas eh. Yung mga ginagawa ng mga nasa norte na palaspas, yung gumagawa ng sinakulo, tinatawag nilang sinakulo. Wala pong ano yan. Kasi ang ano na eh, sabi nga ng Panginoong Hesukristo, it is finished na. Tapos na, wala na. Wala ka ng ibang gagawin. No? Hindi mo na kailangan pang gumawa ng mga bagay na yung mga sakripisyo para lang manumbalik ka sa Panginoong Hesukristo. No? Kasi iba dyan, nagiinom mo na eh. Nagiinom mo na bago. Kakayanin mo ba na magsinakulo nang hindi ka nakakainom? Malabo yun. Ang hirap nun eh. Talagang naranasan namin yan noon sa Santa Cruz nang dumaan kami, merong talagang nagsisinakulo. Yung pick-up, natatalsikan ng dugo. Yung minamaniyo kong pick-up. Dahil pag ganyan, ano lang yun? Kapirasong kawayan. Kawayan lang yun ang ginamit. Pero sa Panginoon sa Kristo, iba eh. Iba ang ginamit sa Kanya. No? So, at yung panglima ay yung pang-anim po ay sa tayo po yung tumayong lahat, buksan po natin ang ating Bible sa Luke chapter 23 verse 44-47. Babasahin ko na lamang po ito at kayo na po ang sumunod, sundan na lang po lamang ninyo ng inyong mga mata. Ano po? Sabi dito, Luke chapter 23 verse 44, and it was about the sixth hour and there was a darkness over all the earth until the ninth hour. And the sun was darkened and the vial of the temple was rent in the midst. So meron, makikita nyo naman yung mga, ano dyan, may
yung pagkasira ng kurtina, no, ng temple. And sabi sa 46, and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having thus said, he gave up the ghost. Sa 47, sabi dito, now when the centurion saw that what was done, he glorified God, saying, certainly, this was a righteous man. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, muli po Panginoon. Maraming salamat po sa mga salita po ninyo na aming napakinggan. And commemoration po ng inyo pong seven last sayings, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po muli ang magbigay ng wisdom sa akin, Panginoon. Hiling ko po na gamitin niyo po akong instrumento sa pangaral po ninyo. Salamat din po sa mga mangangaral na inyo pong in-assign kaninang umaga, maging kakatapos lamang. Salamat po. At salamat din po sa privilege na pinagkaloob niyo po sa aming pastor na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagsalita po sa mga kapatiran po namin. Salamat po na pagpalain niyo po, Panginoon, muli ang mga salita po ninyong iahayag sa araw pong ito. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y umupong lahat. Sabi dito, and when Jesus had cried the loud voice, he said, Father, Father, into thy hands I commend my spirit. Ito pong salita pong ito ay it was quoted also sa scripture ng Psalms chapter 31, kung saan ang si Haring David ay nasa distress, no? He was in distress, so ang kanya pong ang Psalms 31 po na to ay nakalagay po na ang full of trust ng ni Haring David sa Panginoon. And also yung kung paano din po sinalita ng ating Panginoong Hesukristo yung ang mga verses na ito na Father, into thy hand I commend my spirit. Ano ba ang ibig sabihin ng commend? No, ang commend ibig sabihin ay to entrust for care, no, ipagkatiwala, no, ipagkatiwala ko ang aking kaluluwa sa iyo, Panginoon. So in the book of Matthew chapter 27 verse 46, also Jesus also quoted yung my God, why hast thou forsaken me? Yun po ay sa Psalms 22 verse 1. Kung saan yun din po ang cry ni David sa kanya pong yung mga pahirap na kanyang naranasan, no. So sa Psalms 31, ito po verse 5, ito rin po ang sinabi, into thine hands I commend my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. No. So sinabi po ng Panginoong Hesukristo ito sa krus ng Kalbaryo nung siya po ay nakabayubay sa krus. Sinabi niya po ito na meron pong confident sa kanyang sarili. Confident na ang Panginoong ang Diyos na Ama ay maliligtas po siya sa ganung sitwasyon, no. Sabi dito, Father, into thy hand I commend my spirit. Proclaiming po na ang relationship ng Panginoong Hesukristo sa ating Ama, no. During that time ay alam na nabanggit naman po sa atin simula kanina ng umaga yung pahirap na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa kanya pong sitwasyon na yan ay wala na po siyang ibang choice kundi ang lumapit sa ating Panginoong Diyos, no. Father, into thy hand I commend my spirit. Unang-una po natin makikita dito ay yung trust ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang tiwala, no? Tiwala niya na ang kamay ng Panginoong Diyos ang siya pong makakapagligtas sa kanya. Magiging siya ang kamay po ng Panginoong Diyos ang pinagkakatiwalaan niya ng kanya pong sitwasyon, no? During that time may mga tao na nakapaligid sa kanya, pero never niyang ihingi ng anumang mga bagay ang kanyang sitwasyon, kundi nasa naka
salig lamang siya sa Panginoong Diyos, no? So, sabi dito, Christ has no problem putting His Spirit into His Father's hands because He knew there were no better hands than His Father's hand. Wala pong mas mahalag, mas ma-importante o wala pong mas higit na mahalaga kundi ang kamay ng kanyang Ama. Para po bang ang tiwala po ng Panginoon Jesus Kristo parang tiwala ng isang bata sa kanyang Ama na tuwing ihahagis siya, kaya sang saluhin ng kanyang Ama. No? Pag nilagay mo ang iyong anak sa taas ng upuan, sabi mo, anak, talon ka. Di ba? Talon ka, anak. Without any walang pag-aalinlangan ang anak mo, tatalon. Hindi niya alintana kung masasalo mo siya, kung babagsak siya. Ang tanging pinangahawakan ng anak mo ay yung trust na sasaluhin mo siya. Ganun po ang gusto na ganun po ang ipinahihiwatig ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang tiwala sa ating Ama na nasa langit, no? A child fully trusting at his father's that would catch him. No, alam po natin na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay talagang nakaranas ng mga sari-sari pong mga pag-alipusta, no? Pananakit, dinuraan pa siya, no? Dinuraan pa siya, no? So, yung tiwala niya rito sa ano, tiwala niya sa ating Panginoon Diyos, hindi niya nakikita doon sa mga tao, hindi niya nakita sa kanyang mga disipulo, kundi nakita niya, naranasan niya sa kanyang Panginoon, sa ating Ama na nasa langit. So, Psalms 118 verse 8, it is better to trust in the Lord than put confidence on man. No? Kasi kalimitan po sa atin, minsan ano, tayong mananampalataya, masigit pa nating pinagkakatiwalaan ang pag meron tayong sitwasyon na naranasan, ano, masigit nating pinagkakatiwalaan ang ibang tao kumpara sa salita ng ating Panginoon. No? Sa mga naranasan natin sa ngayon, mas nagtitiwala pa tayo sa tao, eh. No? Mas nagtitiwala tayo sa ating trabaho. Nagsabi na at kaya tayong i-sustain ang ating trabaho. Sabi nga ng ating pastor, paano pag wala ka ng trabaho? No? So ang trust ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, ganun na lamang, very trustworthy ang Panginoong Diyos. Ganun din po dapat ang ating pananaw bilang isang mananampalataya na oras na tayo, na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, dapat atin na pong inilalatag o atin na pong binibigay sa Kanya ang lahat ng sa atin. No? Subalit mayroong mga tao din naman na takot din na takot na ilagak ang kanilang sarili sa Panginoon, you know? Takot na ibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi nila alam, eh. Hindi nila alam kung paano, ano ba ang maaring gawin ng Panginoon sa buhay nila. Hindi nila alam kung paano ang pwede nilang ibigay sa Panginoon. So, pag sinabi natin trust, pinagkakatiwala natin ang anumang meron tayo, anuman ang kalalagayan mo sa ngayon, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, anuman ang nararanasan mo, ay dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. No? Meron po tayong mga dapat na gustong gawin na mga bagay, no? Sa ating pag-aaral, sa trabaho natin, sa marriage life natin, no? Lahat ng iyon ay kailangan po natin ipagkatiwala sa ating Panginoon. Meron dapat tayong sa pag tayo po ay nasa ating Panginoon, ang ating pag ay meron pong direksyon ang ating buhay, no? Nasa direksyon po tayo, ang ating buhay po nasa tamang direksyon pag tayo po ay ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating buhay. Jeremiah chapter 29 verse 11.
Sabi dito, for I know the thoughts that I think toward you. No? Sabi na, say the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. No? Thoughts na ikaw ay pagpalain, thoughts of not harming you. No? Sabi, thoughts of peace, bigyan ka ng kapayapaan to give you an expected end. Bigyan ka ng magandang buhay, magandang kapalaran, magandang sitwasyon. As long, sabi nga, as long as you trust in the Lord. Yan po ang sinasabi ng Father, forgive, Father, into thy hand I commend my spirit. Panginoon, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking sarili, ang aking kaluluwa. Yun po ang sinasabi ng Jeremiah 29:10. I know, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. So ang scripture po na yan ay hindi lang para lamang po kay Jeremiah, kundi yan po ay para din sa atin na mga mananampalataya sa ngayon. No? So anumang mga naranasan mo ay you better trust in the Lord than put confidence on man. No? Meron pong mga plano sa atin ang Panginoon na magbibigay sa atin ng benefits. No? Isipin natin na ay parang tagal naman ng ano ng Panginoon sa akin, parang walang nangyayari ah. No? Pero hindi po, ang Panginoon po ay nandyan lang, no? Nandyan lang siya. Kahit gaano kapag rebellious na tao, as long as bumalik ka sa Panginoon, ang kanyang mga kamay po ay open arms kanyang tatanggapin, no? Minsan po sa atin, naranasan niyo naman siguro yan, ano, kung minsan may mga, pardon me sa mga magulang, di ba? Meron tayo, may mga anak tayo na minyan rebellious eh, no? Minsan pag pumupunta sa atin, hindi natin, dinidisregard natin, ano, pinababayaan natin. Baga, hindi natin pinapansin, never natin, pero sa Panginoon, hindi eh. Ang anak mo na rebellious, pag bumalik na sa'yo, open arms kanyang tatanggapin. Sabi sa Isaiah 65 verse 2, I have spread my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in the way that was not good, after their own thoughts. Sabi ng Panginoon, no? I have spread out my hands all the day unto rebellious people. Pero ang ano dyan, hindi lang naman yung sabing babalik ka lang. Eh. Kailangan mong humingi ng tawad, humingi ng forgiveness sa ating Panginoon. Repent. No? So you can, sabi ng Panginoon, you can trust me. Subalit ang mga tao kasi nangyayari ay masigit pa nilang instead of trusting the Lord, ay maski they continue to pursue their own dreams. No? Personal dream. Ibaga, walang insights galing sa Word of God. No? Walang wisdom sa salita ng Diyos yung mga decision makings natin na ginagawa minsan. No? But instead, people continue to pursue their dreams and desire at ang mga nais nila without God. Yung hindi nila priority ang Panginoon. So sa pag-aaral, for example, sa ating pag-aaral, kailangan po natin priority natin ang Panginoon. Sa ating trabaho, sa ating marriage, no, priority natin ang ating Panginoon. Trust in the Lord. Sabi dito, Father, into thy hands I commend my spirit. Pangalawa, ay makikita po natin yung comfort. Yung ginhawa, no? Nung sinabi ng Panginoon na Father, into thy hands I commend my spirit, sabi doon, and having said thus, he gave up the ghost. No? Siya po ay namatay. No? Alam ng Panginoong Jesucristo na sa kamay ng Diyos, sa kamay ng Ama, he will find rest. No? Sa kamay ng Panginoon ay makakakita siya ng kapahingahan. Tayo din po, sa pag tayo po ay
ay nasa presensya ng Diyos, ano man po ang nararanasan mo, meron kang karamdaman, meron kang problema, ay you will find rest sa Panginoon. But the problem is, meron po mga Kristiyano na pag nakakaranas ng anumang problema sa kanilang buhay, ay yun pa ang nagiging dahilan ng kanilang paglayo. Iniwala po ba kayo doon? Instead na lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon, ay lumalayo po tayo. So, ang Panginoong Jesucristo po, during his time ng kanya pong pagkakapako sa cross, ay nakaranas pa rin siya ng comfort, no? sa kanyang Ama. Father, into thy hand I commend my spirit. Sa anumang sabi nga, he has going through all the comfort, lahat ng mga, kung ikay na sa Panginoon, lahat ng comfort ay pwede mong maranasan, no? Lahat ng comfort sa buhay pwede mong maranasan pag ikay na sa Panginoon. Wala pong kahirapan pagdating, pag ikaw po tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kung inyo pong maalala yung sabi doon sa yung lesson ni Brother Alex, no? Nakapako na siya sa cross, pero during that time nagawa pa niyang mangaral, ano? During that time ay ginawa pa rin niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, no? Pero sa atin po, ang nangyayari sa atin bilang mananampalataya, pambihira, totoo lang, masigit pang, kung inyo pong susumayin, mas matindi pa yung naranasan ng Panginoon, eh. Sa naranasan natin ngayon, no? Pero marami ang mga taong nanglulupaypay, no? Nangihina, no? Kasi nga, hindi nila binibigyan, walang comfort doon sa kanilang ginagawa. Wala ang presensya ng Panginoon sa kanilang ginagawa kasi nang lulupaypay nga sila, eh. Nanghihina sila. So pag nasa presensya po tayo ng Panginoon, nandun po yung comfort na pwede nating maranasan. So he was comforted in knowing that suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory we shall reveal, no? Sa Romans 8:18. No? Ano bang nararanasan mo ngayon, dito lang yan. Pero ang reward niyan sa langit. No? For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall reveal in us. Comfort. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi dito, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sa 7, ito ang maganda. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. No? Wala naman tayong sabi nga, anuman problema mo, isipin mo yan, hindi naman makadagdag sa'yo yan, eh. No? So, be careful for nothing, but in everything, by prayer, panalangin at pagsusumamo ng may pasasalamat. No? Let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Comfort. Nais mo ng comfort? Nasa Panginoong Jesucristo tayo, dapat nandun po yung comfort natin. No? Nandun po yung kaginawaan sa piling ng ating Panginoon. No? Matthew chapter 11 verse 28, come unto me all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Kung ikay na nabibigatan na, sabi nga, come unto me, sabi ng Panginoong Jesucristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Oh, may kabigatan sa ating paglilingkod mo, sa service mo. May kabigatan, pero ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, come unto me. No? Lumapit ka sa akin, no? Come unto me and ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. No? Yan po ang nararanasan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nakabayubay sa cross. Father, into thy hands I commend my spirit.
Pangatlo po ay nandun po yung security o yung assurance natin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, andun yung ating assurance na sabi nga, in my Father's house are many mansion, no? Meron tayong kaharian sa langit, no? Sabi dito but sa John 1:12, but as many as receive him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Andun po yung security natin na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Kasi nung hindi pa natin po nakikilala, nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, hindi po tayo mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga nilalang lamang ng Diyos. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo na iyong Panginoon na tagapagligtas, no, doon na bibigyan kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Security, Father, into thy hands I commend my spirit. Security, yung secure. No, alam naman natin na pag tayo po ay nasa kamay ng Diyos, tayo po ay merong security. May seguridad po tayo. John chapter 10 verse 27 to 29. Sabi Jesus is speaking, ang Panginoon Jesucristo po ang nagsasalita sa verse na ito. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. And I will give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my Father's hand. No? Which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Wala pong ibang makakapag-alis sa atin sa kamay ng Diyos. Gaya po, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, Father, into thy hands I commend my spirit. Sa iyo lamang, Ama, ay pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. No? So, dapat po, bilang isang mananampalataya, ganun din po dapat ang ating pananaw. No? Na pag tayo po ay mayroong mga naranasang problema, nakakaranas tayo ng pagdurusa, nakakaranas tayo ng persecution, no? sasabihin natin, Father, into thy hands, I commend my spirit. No? There is security in the hands of God. No? Pag malayo po tayo sa Panginoon, wala po tayo. Malapit po tayo sa disgrasya, mga kapatid. Hindi po natin masasabing physical na disgrasya, kundi ang pwedeng gawin ng kaaway sa atin pag tayo po ay malayo sa Panginoon. No? Naalala nyo naman yung sinasabi na nung lesson nung linggo, di ba? Sabi ng ating pastor, mas higit na importante. No? Dapat tayo nandito araw ng linggo. No? Sa mga meetings natin, importante talaga yung araw ng linggo. I mean, hindi ko naman sinasabing hindi importante ang araw ng Webes, pero mas higit na mas importante ang araw ng linggo. Ang seguridad natin nasa Panginoon eh. No? So, ang Panginoon ng Jesucristo po, sabi dito, Father, into thy hands I commend my spirit. Tinanggap ng Panginoon Jesucristo ang security ng mga kamay na yon. Tinanggap ng Panginoon Jesucristo ang comfort na makikita sa kamay ng Panginoon, no? Ng Ama, no? Nakita ng Panginoong Jesus ang trust in the hand of God. No? So ang makikita natin dito ang ability ng Panginoong Diyos na gawin ang mga bagay na hindi pwedeng gawin ng tao. No? Kung ating pong susumahin, pwede namang gawin ng Panginoong Jesucristo bumaba sa krus eh. Kaya niyang gawin eh. Kasi siya ay Diyos din naman eh. 'Di ba? Pero bakit hindi niya inayaan? Dahil gusto niya mangyari ay masunod ang kalooban ng Diyos sa kanya. No? Sabi nga doon sa Matthew chapter 26, verse 39.
Ito yung time na ang Panginoon sa Kristo ay nanalangin sa Garden of Gethsemane. Sabi sa 39, "Oh Father, if it be possible, let this cup pass from me, nevertheless, not as I will, but as thou will." No? Pwedeng gawin ng Panginoon sa Kristo ang mga na siya po ay bumaba sa krus eh. No? Pero, ang sabi niya dito, "Not my will, but as thou will." Sa verse 42, sabi niya, "O Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." So, despite ng naranasan ng Panginoon sa Kristo, ang kalooban pa rin ng Diyos Ama ang kanyang sinunod. No? So tayo po, bilang isang mananampalataya, ay kung ano po ang kalooban sa atin bilang isang Kristiyano, yun po ang sundin natin. No? Yun ang dapat na sundin natin. Wicked hands, sabi nga ang kamay ng isang tao ay ginawa na ang lahat, no? Ginawa na, sinampal na ang Panginoong Kristo, dinuraan, pinalo, no? Pero sabi nga hindi naman yun ang inalala ng Panginoong Kristo eh. Ang inalala niya yung tender hands, no? Yung kamay ng Panginoong Diyos na siyang magliligtas sa kanya sa kanyang sitwasyon. "Father," sabi niya, "Father, into thy hands I commend my spirit." No? Sinasabi niya na para siyang isang sanggol na lang na natulog eh. No? Para siyang sanggol na lang na natulog sa kamay ng kanyang ama nung siya po ay namatay. "Father, into thy hands I commend my spirit." Sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi dito, "Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of God." No? Nakikita nyo naman, despite na mga naranasan niya, na despise siya, no? Na ipako siya, pero later on ang naging reward nun, ng naging gantimpala o naging kapalit ng kanyang mga naranasan, sabi niya. Sabi dito, "And sit down at the right hand of the throne of God." No? So kung nais po natin ma-experience yung ganitong mga bagay, yung unspeakable gift, no? Unspeakable and full of glory na regalo ng Diyos. Di dapat sabihin natin na Panginoon, Ama, into thy hands I commend my spirit. No? Pero sasabihin ng iba diyan, sasabihin ng iba, "Ay, hindi ko kaya po 'yan. Hindi ko kaya yung nangyari sa Panginoong Kristo. Hindi ko kaya yung nangyari sa Ibrad. Hindi ko nangyari sa iyo ang nangyari sa iyong kapatid." Pero sabi nga, sa biyaya ng Panginoon, kakayanin po natin. By the grace of God, kakayanin po natin. As long as tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. "Father, into thy hands I commend my spirit." No? Kaya nga po, sabi nga, whatever situation, anumang problema meron ka na naranasan mo sa ngayon, sabihin mo lang, "Father, into thy hands I commend my spirit." "Father, into thy hands I commend my mind." Kung anumang problema, kung anumang gumugulo sa kaisipan mo, kung anumang struggle meron ka, kung ikaw man ay balisa, no? May anuman ang problema mo, situation mo sa ngayon, anuman ang nararanasan mo na problema, anuman nararanasan mong mga struggle, sabi nga, "Father, into thy hands I commend my spirit." Dapat po nakadepende po tayo sa ating Ama, sa ating Panginoon, na malalagpasan po natin ang mga sitwasyon na meron tayo sa ngayon. "Father, into thy hands I commend my job." Pinagkakatiwala ko na sa inyo ang aking trabaho. No? May trabaho ka ng Linggo, huwag kang pumasok.
Panginoon, bahala ka na sa akin, bahala ka na sa boss ko. No? May exam ka ng linggo, pero malabo na magkakaroon ng exam ng linggo eh, no? Mga ano siguro, mga review or some may mga board exams, no? Usually linggo 'yan eh. Father, into thy hands I commend my job. Father, into thy hands I commend my marriage. Kung meron kang problema sa family mo, sa asawa mo, sa anak mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Hindi yung may problema ka na nga sa anak, sa pamilya mo, eh sasamahan mo pa, nandun ka pa sa bahay. Di ba? Mas maigi yung nandito ka. Sabi ko nga sa isang kapatid, alin ba mas mahalaga yung ganyan na ang sitwasyon mo sa buhay na may Panginoon ka o ganyan ang sitwasyon mo na wala ka sa Panginoon? Di ba mas maganda pa rin yung ganyan ang sitwasyon natin pero nasa Panginoon tayo? Father, into thy hands I commend my spirit. Alam natin, nalalaman natin na meron talagang mas magandang bagay, no, na nakalaan para sa atin bilang isang mananampalataya. No? Sabi nga sa John chapter 10 verse 10, sabi dito sa last part, sabi dito, I came that you might have life and have it more abundantly. No? Ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay naparito, bigyan tayo ng buhay na masagana. Father, into thy hands, I commend it all. Ano man mga naranasan mo, lahat po ay sinusuko ko sa inyo. Ini-entrust ko sa inyo, anumang problema meron ko, ini-entrust ko sa inyo. So kung tayo po ay nasa journey na baga, lahat naman tayo doon tutungo eh. Nagkakaedad na tayo, no? So, pag dumating na sa puntong ganyan, na tayo po ay nasa edad na, nasa nakaratay na, o meron tayong karamdaman na, o nakahiga na tayo, no? Pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga naiwan. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ina. No? God, we entrust our spirit in the hands at your hand, in your hand. Pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa sa iyong kamay. Pwedeng sabihin ng Panginoong Jesucristo pagdating ng araw, pag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon, pag nakita niya tayo, nagniningning ang kanyang mga mata, no? Sasabihin niya, welcome my child. Gawin natin ang nais ng laman ng Panginoon sa atin ay gawin natin ang mga bagay na nakalulugod sa kanya, no? Father, into thy hands I commend my spirit. Sabi sa Matthew chapter 25 verse 21, well done thou good and faithful servant. Gusto niyo ba po 'yon? Gusto niyo 'yon? Pag kayo pagalimbawa po tayo binawian ng buhay at tayo po ay patungo na ng langit. Sino po tutungo ng langit? Pa konti lang. Sabi nga diyan, well done thou good and faithful servant. Sabi niya, enter thou into the joy of thy Lord. Yan po ang magandang dahilan kung tayo po ay mamatay na nasa presensya ng ating Panginoon. Well done thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. Ang tanong lang eh, are you in your Father's hand? Kayo po ba ay nasa kamay ng Panginoon o wala?
kayo po ba ay safe sa kamay ng Panginoon o hindi? Meron po ba kayong security nung malaman nyo na there is no better hands than our Father's hand? No? Mas mahalaga, although mahalaga naman yung kamay ng iyong ama, kamay ng ina, pero mas mahalaga pa rin yung kamay ng ating Panginoon eh. No? Ang ating ang kamay ng ating magulang nandiyan yan habang sila'y buhay. Pero darating sa punto na sila po ay mamatay at tayo'y maiiwan. No? Mas mahalaga pa rin yung na tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Nobody's hand can carry you all the way except God's hand. No? Father, into thy hands I commend my spirit. Meron nga akong nanoy, do not depend on what you have. Sabi doon, do not depend on what you have, but depend to God that give you what you have. Huwag tayong dumipende doon, huwag tayong magtiwala sa anong meron ka, kundi magtiwala ka sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng meron ka. Amen. Father, into thy hands I commend my spirit. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po Panginoon.